This is Sir Marcy, and today, nandito na tayo sa 100 steps. So, as you can see, napakapayapa ng paligid, the sky is blue, and napaka-greenery ng ating surroundings. And the environment is so linear. Ayan, so, yung mga, ayan yung ano, pupunta namin sa baba. Okay, this is the 100 steps. Ayan. So, baba nito ay gaga. Ayan. So, mamaya, babalikan ko kayo. Titingnan natin kung ano ang meron doon sa baba. Okay, see you guys on this 100 steps. And titingnan natin kung gaano katas yung steps dito. Sabi doon nila, this is 100 steps pa baba. Ayan, so nandito na ako sa baba. Guys, kasama ko ngayon si Mamang Lotit. Ito siya, nagsiset up ng kanyang drone. So, Mamang, kaway-kaway. Nag-love shout-out. Batiin mo naman ang iyong mga fans. Ma. Na-stress ka naman dyan sa iyong ano, drone. Baka kailangan naman ng mahiwagang kamay ko niya. Ito yung mga islands dito na pwede nating i-explore tulad nung island na yon. Itong island na to ay tinatawag daw na Crocodile Island. So aside from this Crocodile Island, meron daw isa pang island dito na parang abandoned place na dating hospital ng mga Hapon. We're in very pretty daw. So kung pupunta daw doon, dapat na maaga kasi masyado magiging and pretty weather yung pang-hike. So sa ngayon, mapapansin nyo na marami na rin kahit pagpapanong tao. Then, every weekdays daw, or Saturday and Sundays, is, ano, marami na rin yung tao. So, mas better daw, nagpapareserve na rin yung tao. So, if you want to experience on this place, okay, so, you
can visit their Facebook page. So makita nyo doon yung information kung sino mo pakakin nyo and then kung magkano yung price ng kanilang mga cottages. Okay, so at the same time, if you want, pwede rin kayo punta dito rin ang ingredients. Kasi ingredients daw, maraming tao na nagpapareserve o napupunta dito for relaxation. So ayan guys, so papakala sa inyo yung ganda ng lugar na ito. So again, this is very cool. Kumbaga, nag-i-picture magkakaroon po ito ng maraming development. So nakita natin yung umaga na nagtatakal sila ng mga malalaking bato sa dagat. So inilinis nila talaga. So according to Ate Kat, which is yung nag-head dito is I think mga 5 months contract para makatuloy yung ilan sa mga bato na nalilis sa dagat. Pero in fairness, yung tubig dito is hindi siya tulad ng ibang beaches. So you know what I mean? Maganda and malinis. Ang sabi din ni ate, marami daw dito ang mga isda. But then unfortunately, hindi isda ang nakita namin. Parang ahas sa may malaking patuloy yun. Okay, so guys, I'll be leaving you now. Bali, I'll keep you more updated sa pag-uwi namin. Okay, so thank you guys. And I hope that you will visit this place. Guys, I'm back. So, malapit akong umuwi pero I'm going to make a short video of this place. Bali, yung place na to is in malapit sa Cagayan Tunnel, which is alam naman natin the longest tunnel in the Philippines. So dadaan tayo doon, then konti-konting move lang, so makakapagkakit sa 100 steps. So the place na to is, I think in the future meron pa siya magiging more on developments, kasi kung nandito kayo parang very rough lahat, kasi lahat ng mga tao is yung